Hindi na nga pag-usulat. Oo. Bawal yun? Nadilaan nyo. Hugasan mo. Hugasan ko na. Maybe. Ikaw nadilaan ka na ng baby. Pag may sugat. Hindi. Nadilaan ka na? Pero hinugasan. Hugasan mo. Hugasan ka na. Baby. Dito niniwala po ako na tayo interesado sa buhay ng mag-asawang ito sa pagdating ni Jacob Lincoln. Ba yung pakiramdam pag nakikita mo yung anak mo tapos parang makakalimutan mo na yung sarili mo kasi lahat ng ano, bagay ibibigay mo sa kanya. Tulad na ito, inuna namin si Jacob. Dapat talaga magpapakasal muna kami. Kaya lang siyempre, nahihirap din yung buhay ngayon kasi nga nag-pandemic, ang dami rin yung pinagdaanan. Tapos, ano, pero ano eh, pasalamat pa kami sa Diyos kasi di naman kami napabayaan kahit paano. Tsaka, ayun nga, malusog si Jacob. Ayun. Yun lang. Thank you, Lord. Salamat, Jacob. Alin. Alin. Ano, wala akong masabi. Kasi biglaan lang talaga. Wala akong masabi, di ako ready. Di, ano, thankful ako sa Lord kasi ito yung blessing na never, ano English nun? Never expect, unexpected, but not unwanted naman. Parang galing, di ba? Ano, hindi ko siya ina-expect, pero binigay ng Lord. Tapos parang siguro isa sa mga purpose niya is yun nga, siguro para maabutan ng tatay ko. Kaya ngayon ko naiintindihan ng ganun. Parang masaya talaga ako kasi dumating si Cobb sa buhay namin. Lalo sa may yung bahay namin, ganyan. Madaming nagbago, tsaka feeling ko mas naging intact kami dahil parang tuloy-tuloy din yung mga blessing nung dumating si Cobb ko. Yung work ko, okay. Tapos, yun lang pala. Hindi, yung okay yung work ko. Tapos, good yung company ko. Yung family namin, yung hindi naman nagka-COVID kahit na lagi kami na-expose sa mga tao. Parang, ano lang, parang malaking blessing ni Cobb sa buhay namin. Parang hindi kami nahihirapan. Kami na ano kami, matak-watak. Minsan, madalas magsasama-sama, pero away-away. Ganun. Pero ngayon,
masaya kami, kanyan. Napag, na, ano, napagawa namin lapag namin. Not to inspire, not to grab, charot. Baliktad. Pero ayun, masaya kami sa buhay ni Kogkog kasi dumating sa buhay namin. Kahit tingnan talaga itong event na to, at least, ano, na, nangyari, talagang dumating kayo. And thank you sa mga pumunta at nagbigay ng time para kay Kogkog. Papalakihin namin ito ng maayos, ng malusog, matalino, at syempre, pogi. Para sa akin. Ayun. Tay, kung narito ka man, Tay, miss ka man namin. Okay, bago po tayo magpatuloy, next po kong basahin itong Matthew chapter 19, verse 14, ang sabi po rito, Jesus said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." Una po ay, napansin po natin, ang mga bata at mga sanggol ay napakahalaga sa ating Panginoong Jesus, at napakalapit sa kanyang puso. Ito po ay ginawa niyang halimbawa ang mga bata. Kaya mga bata, pag sinilang po ngayon, very, very, very pure. Walang contamination. Hindi lang po very pure, mga bata po madaling maliwala. Simbolo ng pagtitiwala o pananampalataya. Yun po kasi ang pananampalataya. No? Kung anong sinabi ng Panginoon, gagawin niya to, dapat mong paliwalaan. Kasi ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Kung anong kanyang sabihin, kung anong kanyang pinangako, gagawin. Kaya po dapat matalanda para mga bata pagdating sa paniniwala o pananampalataya sa ating Panginoon. Madali silang maniwala. Kaya po yung mga magulang dito, huwag kayong mga ngako na hindi tutuparin. Naku, alam ng mga bata yan. Pag sinabi niyong baby o anak, magja-jollibee tayo sa McDo, totohanin mo. Kasi pinapaniwalaan niya. Tinatingin yung magulang ay hindi lang po responsibilidad, ito po ay privilege. Magiging magulang ay privilege. Bakit po isipin mo pinapatiwalaan ka ng Diyos ng isang nilalang? Isang bata, sa simula, pero ilang pa ang kasunod niya. So tayo pwede pala, ito po yung privilege, pananagutan. Kaya napakalabot po, hindi ang mga magulang po na, tayo po yung responsable. Responsible parent. Madali mag-anak, may napahimang maging magulang. Sipin mo, mag-ahalimon kayo. Pag may positive, yung babae, bumila ka ng isang nabuan, may lalabas ang bata. Hindi dahil ng anak ka, kung may sanggol, magulang ka na. Ang pagiging magulang po ay pananagutan na yung anak ay lumaki na isang mabuting Pilipino, mabuting mamamayan, pakinabang sa lipunan, hindi salo ng bayan. Kaya nga po, ang mga magulang, kung meron tayong nagawang pagkakamali, itinatama natin sa ating mga anak. Kaya po, may meeting kami, sabi ko sa isang kabiti kong pastor, alam mo, minsan hindi na ako naniniwala ko sa kung anong ginawa sa'yo, gagawin mo rin sa iba. O kaya, kung anong ginawa sa'yo ng anak mo, gagawin mo sa mga magulang mo. May mga magulang na hindi nakaranas ng totoong pagiging magulang. Marahil ang mga magulang, malupit, hindi mapagmahal. Upang ang pagmamahal, pagkalinga, pagkuturo, and jeko ay kailangan magampan. Gawin mo silang buwarang magulang. Gawin mo silang mapagmahal na magulang kay Jeko. At gawin po si Jeko ay aming pong pinagkakatiwala sa iyo. Siya sa iyo at pinahiram mo lamang sa mag-asawa nito. Palakihin mo po siya na may mabuting pagkatao, may takot po sa iyo at hindi sa lahat na hiniwala po kami. Pagkatagumpay siya sa lahat ng paagi ng kanyang buhay. Hindi pinapadalain ko ito ang mga ninong at nina. Pagpapalain mo pong bawat. Salamat po. Bigyan po sila ng puso na kasamantahin na nila ang relasyon nito upang sila po ay maging daan sa pamilyang ito na bubuin ng dalawa. Salamat din po sa mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, at mga nagmamalasakit sa kanila na nakiisa, sumaksik sa gawain po. Pagpalain po ang bawat isa. Pagpalain kayong Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. At ilingat nawa ng Panginoon
ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Congratulations, Rick at Pauline. Congratulations sa Malino. Sa hapong ito, nawa ay magbigay ng kalakasan koras para sa bawat isa sa amin. And nawa po yung mga natitirang minuto ng pagsasama-sama namin, Lord, para sa celebration na ito ay maging mapagpala, Panginoon, masaya at mabiyaya. Maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong kumain. Salamat po. Thank you.